Lahat. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating kasama sa live stream at sa crossroad ngayon sa ating community viewing. Pwede po ba natin i-take lang uli yung time na to para batiin ang isa't isa ng Happy Father's Day? Yan. Yung mga para sa mga tatay at mga tumayong tatay sa ating mga kalagitnaan, no po? Tayo po ay nasa pagtatapos po ng ating serya on the shape of God's heart. And ngayon po, no, sa araw na to ay titignan natin ang isang aspeto po ng pagmamahal ng Diyos at ng hubog ng kanyang puso sa isang halimbawa po na pinakita niya sa Biblia, no. Kasi tayo po on this day is the day that we celebrate Father's Day, and sometimes yung naisip ko po, no, tayo, lalo na tayo bilang mga Pilipino, pansin niyo po, mas malapit tayo sa mga nanay kaysa mga tatay. Agree ba kayo? Sino dito mas malapit sa nanay kaysa tatay? Okay. Grabe, no? Sino dito mas malapit sa tatay kaysa nanay? Konti lang, konti lang. Tayo po, by and large, we're a very matriarchal country. In the sense na, pansinin niyo po, sabi nga eh, meron kaming isang malaking tanong sa usapang malaliman na mga pastor na binigay tong tanong ng ano ng tatay po tatay ko po, no, sa mga pastor, na kung masagot nyo to, pupunta kayong langit. Gusto niyo malaman? Gusto niyo pumunta langit? Tanong, ba't ang lalaki tinatawag na magandang lalaki at hindi poging lalaki? Bakit magandang lalaki at hindi poging lalaki? Ang hirap, no? Yeah, sabi nga, ina-analyze namin in terms of linguistics, in terms of yung ano, yung understanding, kasi literature po ako, so medyo yun yung kurso ko at lahat. And recently, may nakausap po ako na ano, linguistics major sa college. And yun nga yung tanong ko, bakit tayo magandang lalaki, hindi poging lalaki, di ba? And sabi ko nga, the closest we could come to the root of the problem is the fact that tayo, no, as a culture, as a nation, mas malapit tayo dihamak sa babae kaysa sa lalaki. In terms of yung ating understanding of what's beautiful, what's good, what's wonderful, it's the mothers. Diba? That's why even in terms of ministry, sabi nga ng tatay ko nung nagsisimula siya sa ministeryo, ang isa sa mga kanyang pinuntahan ay ang ano, squatters area. At dun sa squatters area, syempre, ang daming siga, ang daming mga ano, barumbadong tao at lahat. Pero sabi niya, never siya nagkaroon ng problema nung nagmi-ministeryo siya sa squatters kasi alam niyang paano alagaan ng mga lola at mga nanay. So pag sinabi ni Lola, "Stoy, huwag mo galawin si Pastor." Yung mga siga daw ng kalye, Pastor, gumaganon daw sa kanya. And pansinin natin, we're always protective of mothers. That's why the worst thing you can say to a Filipino has something to do with the mother. Diba? We don't care about our dads. Diba? Sa totoo lang, parang, sabi ko, kawawa naman mga tatay. Kawawa ang mga tatay. Sino ba dito tatay? Sabi ng anak niyo, wala kang pakialam sa'yo. De, joke. I mean to say, it's not something na empirical, but rather emotional, no? Madalas, mas malapit tayo sa mga nanay kesa sa mga tatay. That's the reason why I think in certain days like this, we have an opportunity para tignan uli yung sitwasyon. Kasi minsan, siguro, wala rin tayong choice. Kasi bilang mga, ano po, no, yung mga nanay, ang natural inclination nila is nurturing. Sila nagpapakain sa atin, sila yung nag-aalaga sa atin. Ang mga tatay, at least conventionally speaking, sila yung wala sa bahay. And that's the reason why lumalayo ang loob natin sa mga tatay. But sometimes what we don't understand is that if the father role is done excellently, grabe pala talaga ang improvement sa buhay ng tao yon. Now, I'd like to begin with a study that was done very, very recently. Para lang po makita po natin. This comes from a study in 2017. At ang pinag-uusapan po dito are the evolving roles of parents or of fathers, no? Now, tignan lang po natin. Sabi dito, fathers are becoming increasingly involved in child raising with changing social norms,
men are finding that they can take on different roles in their family. Dads and moms are becoming equal partners in the lives and development of their kids. I mean to say, di ba? Tanong. Traditionally speaking, ano ang papel ng tatay? Sige nga, alam, naintindihan po natin, no? Magkaiba ang papel ng tatay at papel ng nanay. Ako lang ba nakaintindi nun? Hindi. When I say kaya ako sinasabi yung ang papel ng tatay, yung sabi nga po kanina ng ating worship team, yung mga taong tumatayo bilang tatay, marami yun eh. Diba? Whether we had a good relationship with our father or not, tama po si Doktora May eh. Yung God never fails to supply us with father figures and the love that is necessary for us to flourish. So, in terms of that, naintindihan natin ano ang role ng tatay. Conventionally speaking, ano ang role ng tatay? Protector, okay. Provider, oh, yun, pinaka. Ano pa? Ha? Tagabigay ng dad jokes, ganon. Ano pa? Ano yun? Ano yun? Advice, okay? Ano pa? Protector, yes. Teacher, very nice. Ano, priest? Sabi nung isa, priest, naging pari yung si father. Literal nga naman, si father. Hindi, traditionally, yan yung roles. Diba? By and large, protector, provider, teacher, ano, ang dami. But in terms of yung ano, no, yung understanding natin, it's not necessarily perfect or good. Naalala ko yung kwento, no, one time. There was an interviewer who did the documentary called Human. And sa kanyang documentary on Human, ang ginawa niya, he interviewed over 2,000 people to discover what makes people people. Masaya ka ba? Ano ka ba? Ganon. And meron isang beses, nag-interview siya dalawang tatay. Among the thousands and hundreds of people na mga tatay na in-interview niya. Yung isa nasa India. Now imagine niyo po to, no? Sa India, ilan po ang tao sa India? Sabi nung isa, marami. O nga naman. Basta sigurado ako more than 2. Diba? So 1.6 billion. Can you imagine? 1.6 billion. Dito sa Pilipinas, we have 120 million people. And in 120 million, question, mahirap ba maghanap ng trabaho? Diba? Siyempre, very competitive ang market natin. In fact, that's the reason why we leave the country. Kasi when we leave the country, mas mataas pa yung chances. Now, can you imagine? Kung gaano kahirap ang trabaho sa Pinas, times 16 sa India. Kasi ganun kadami ang tao dun. That's the reason why tayo po, we're used to long hours and in fact, sanay na sanay tayo sa OT. Pansinin po natin, gano'ng ka-competitive ang market natin. Hindi lahat ng OT natin bayad, di ba? Sino ba dito bayad lahat ng OT nyo? Swerte. Diba? Wala naman eh. Most of us, we would pull jobs and sometimes yung jobs po natin go above and beyond. Bakit? We need to do more than that kasi otherwise, replaceable tayo. And the only way to survive in the job market is by becoming irreplaceable. That means yung value mo sobrang taas, hindi ka mapalitan ng kumpanya ng basta-basta. That's how you know you have what is known as job security. O, di ba? So we understand that. Now, in India, can you imagine, a normal day starts at about 5 a.m., matatapos siya at about 9-10 p.m. Yan ang trabaho nila. Because technically, ang kanilang trabaho is just like ours. 9 to 5 or 8 to 4. Pero, sanay sila na dapat 3 hours early and 3 hours late. Yun ang tawag nilang normal work day. Pag mas mahaba pa, aabot pa yan ng 12 hours. So can you imagine gaano kahaba yung kanilang araw? Now, that's a corporate job. Imagine kung blue collar. Itong tao na to na in-interview, ano po siya? Miner. Minero. So, ang trabaho niya, sobrang toxic, ang haba ng araw. Not only that, meron siya 5-6 na anak. Tapos, ang kita niya sa bawat araw was $2. 100 pesos. So, tinanong siya ng interviewer, masaya ka ba sa buhay mo? Siyempre, yun yung tanong eh. Sinagot nung Indian, sabi niya, masayang masaya. Eh, yung nag-interview puti. Hindi niya maintindihan, ha? Ang hirap ng buhay mo, wala ka nang makain,
Tapos mamamatay ka pa na maaga dahil minero ka. Paano ka naging masaya? Sabi niya, kasi kada araw na umuwi ako, nagmamadali yung mga anak ko, salubungin ako sa pag-uwi. Tapos iahag nila ako, pag-uwi ko, may haing simple yung asawa ko, kahit wala kaming masyado makain, masaya kami. Okay? Sa kabilang dako ng mundo, in-interview ang isang classic Californian. And California is the land of gold, or rather, yun yung prospects nila. Everyone goes to California to make their fortunes better. Now, question, when your fortunes get better, does your life become better? Conventional wisdom says yes. So, same exact situation. Meron isang mama, maganda bahay niya, dalawa kotse, dalawang anak, may maganda siyang asawa, white-collar job. Kumikita na malaki araw ng kada buwan. So, tinanong siya ng interviewer, masaya ka ba sa buhay mo? Sabi nung puti, hindi. Sabi niya, ha? Ganda ng bahay mo, may kotse ka, mayroon kang pamilya, ba't ka hindi masaya? Sabi sa kanya, nung puti, paano naman ako magiging masaya? Pag makita ko na mga anak ko, walang ginawa ko hindi humingi ng gamit sa akin. Pag makita ko na asawa ko, nagpapabili ng bagong bag, nagbabakasyon kami, pero pagdating namin sa bakasyon, nag-aaway lang kami. Paano kami magiging masaya? Yung nag-i-interview, nagtaka siya. So, ano ba talaga nagpapasaya sa tao? You see, if we fall victim to what is traditionally known, dun tayo nakakahon eh. Sino ba nagsabi na ang buhay dapat ganito? Sino ba nagsabi na magiging masaya lang ako pag ito sinundan ko, ito ginawa ko, or whatnot? Tawag dun, nag-outsource tayo ng buhay natin. Yung dapat tayo magde-decision kung anong maganda at anong makakabuti sa atin, binigay natin sa ibang tao. Now, gets ko po yun kasi ganyan ang buhay. Maraming tao, yun yung iniisip. But, that's the reason why when you read the Gospels, it's always about another road. May isa pang landas. That's why today, when we talk about fathers, we're gonna look at the quintessential first father in the Christian scriptures. Sino po yun? Si Josep ni Sus and Mario. Sus, Mario, Josep. Diba? We're gonna be talking about Joseph. Why do I say that he's like a quintessential first father na ibang landas? Can you imagine, no? Aside from Matthew chapter 1, meron ba mention tungkol kay Joseph? Kay Mary, marami, diba? How about Joseph? Wala. In fact, pag binasa niyo yung Bible, may sinabi ba si Joseph? Wala. So when we look at the story of Joseph, para siyang nobody. But, when we make the mistake of assuming that Joseph was nobody, we miss out so much in understanding what it means to love in the way that God loves. Now, balikan natin yung article, ha? Now, pag tinignan natin, ano ang role ng tatay? Today, fathers are now able to enjoy being a protector, provider, teacher, listener, trainer, talent developer, playmate, nurturer, supporter, skill builder, role model for both sons and daughters, behavior shaper, self-esteem enhancer, cognitive developer, academic encourager, and behavior modifier. Sabi ko, ang dami namang role niyan. Parang umibento lang ng mga salita itong artikulo na to. But, tignan niyo po, no? In the whole wide range of possibilities na nagagawa ng tatay, ang ibig sabihin lang niyan is, in whatever capacity ang tatay involved in, as long as highly active siya sa buhay ng bata, ano ang resulta? This is great news for kids. According to the Child and Family Research Partnership in 2017, children whose fathers are involved in their lives are, tignan natin, no? Number one, 39% more likely to earn mostly A's in school. Grabe, no? Ang role ng tatay ay isigurado mataas ang grade ng bata.
Naalala ko po yun nung bata po ako. Alam niyo po, nag-aral po ako kasi sa isang school na may, yung mga tao po may pera. At naalala ko po yun kasi nagkikwentuhan kami mga magkakaklase at ako po honor student ako. Nung sabi po nung makakaklase ko, uy, ano binili sa iyo ng parents mo dahil nag-honors ka? Sabi ko, ha? Ano yun? Sabi niya, alam mo ba, ako, nung pinakita ko report card ko sa tatay ko, binilan niya ako ng Hot Wheels. Isipin nyo, 1994 to. Bago lang yun. Yung ibang tao, ew, Hot Wheels, what's that? Diba? Sorry na, wala kaming iPhone nun. Diba? So, ang time na yun, Hot Wheels. So, ako lapit ako sa tatay ko. Sabi ko, dad, tingnan mo yung report card ko. Taas ng grades ko, ganun. Ano sabi sa akin ng tatay ko? Dapat lang, trabaho mo yan. Alam mo, nung sinabi yun ng tatay ko, hindi na ako bumalik. Sabi ko, okay, sige, hindi ko nakapapakita kahit kailan report card ko. But, alam niyo, tumatak yun sa akin that I understood na ang role ng bata is really to study hard. To focus on the task at hand, and at that moment, it's to study, right? So sabi ko, minsan yun yun eh. Kaya naalala ko po yung sinasabi ng, ano, ng tatay ko eh. Lagi nila away ng nanay ko, palagi is yung pagtago ng grades eh. Kasi syempre, alam niyo po yun, yung nanay yung mapagmahal. So syempre, hindi niya basta-basta lang sasabihin na pagbagsak kasi sabi ng tatay namin, pag ikaw bumagsak, magtutulak ka na lang ng kariton. Eh ako takot kami sa tatay namin. Si Phil namin, kung sinabi yun, sisiryosohin niya, mamaya magtutulak na lang ng kariton. Eh, alam niyo, sa iba, nag-achieve, yung iba hindi. Sabi nga eh, yung away nila palagi. Yung nanay, tinatago yung grades kasi ayaw rin niya magtulak ng kariton yung anak niya. But, sabi mo ay, totoo, 39% more likely to earn mostly A's in school. O ito, 45% less likely to repeat a grade. O, 60% less likely to be suspended or expelled from school. 2 times as likely to go to college and find stable employment. Ito, interesting to sa akin. Pag involved ang tatay sa buhay, 75% less likely to have a baby as a teenager, either fathering one or mothering one. Grabe, no? And 80% less likely to spend time in jail. Clearly, fathers are important, and their expanded role is a positive influence on the family. You know, when we look at it, parang minsan hindi natin naiisip na our fathers, they're not easy to love by and large, pero hindi natin nakikita yung sakripisyo na ginagawa nila para sa atin. You know, I was recently studying on the development of people, and sabi nga nila eh, did you know that 75% of what we do is decided from the age of 4 to 10? Grabe, no? Kumbaga, kung meron man magbago, maliit na lang yan. 25% na lang yan. 75% of the time, our programming always wins. In other words, paano ka pinalaki? And what dictates our programming? 50% is the mother, 50% is the father. So there's a 50% na hindi natin kinoconsider. That 50% na hindi natin masyado na-appreciate, much to our detriment. Lalo na in today's world, alam niyo anong problema ng mga tao sa mga henerasyon ko and younger? We always want to think that we're self-made people. Sa sariling galing, sa sariling talino, sa sariling research, makaaral ka lang ng konti pagdating sa araw, eh, si mami, si daddy, wala naman naiintindihan yan eh. Ganon. We always forget the fact that Isaac Newton was correct. I see so far ahead simply because I stand on the shoulders of those who went before me. Bakit tayo ganito? Dahil may nagpalaki sa atin eh. Now, ito yun, no? Siyempre, sometimes you would say, eh, paano yun? Eh, ako, hindi naman magaling tatay ko, hindi naman ano, hindi naman, et cetera, et cetera. Ito lang sasabihin ko, ah. Kung kayo, walang anak, magsalita na lang kayo pag may anak na kayo. Mga tatay, agree ba? Madali magsalita habang hindi ka tatay at nanay, di ba po? Pero pag kayo na ang dadaan, good luck. Bakit po? Ang mga anak, sumpa. Tignan niyo yung mga magulang yung sabihin mo, Daddy, Mommy, sumpa ba ako?
sasabihin nila, syempre anak, hindi, pero may isang luha na tumutulo dyan. Can you imagine how much of a life changer children are? You know, that's the reason why Japan and Singapore, ang malaki ng problema nila ngayon. They're now incentivized to have babies. Ganun kalala. Bakit? Many people no longer want to have children kasi nakakasira lifestyle. Can you imagine dito, walang incentive-incentive, anak tayo ng anak? Diba? Magugulat kayong tipong yung taong walang trabaho, 10 anak, wow. Sa Singapore, sobrang yaman, ayaw mag-anak. Bakit? Nakakasira lifestyle. Kaya tayo, minsan yung mga bata, mayayabang, kala natin, alam nyo, kung wala tayo, ang ganda ng buhay na magulang natin. Yan ang tawag bitter truth of the day. Diba? That's why, whenever we judge our parents, we judge retrospectively. Madali magsalita ngayon eh. Pero, hindi natin naintindihan ang sakripisyo na ginawa nila. Today, I'd like to look at how that shapes who we are. If you have your Bibles, please open them to Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Ay, na-disconnect ba tayo? Sige. Mukhang ano, medyo nag-ano lang yung ating screen. But babasahin ko na lang for us, no? In Matthew chapter 1, verse 18 to 25, ang sabi po dito, "Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly." Na-imagine natin, no? Now, dati, nung unang panahon, pag sinabi mong engaged, hindi ibig sabihin nun parang pareho ngayon na engaged ka may engagement ring. Technically, pag engaged ka nung panahon na yun, para na kayo mag-asawa. But, sabi nga dito, she was found to be with child. Now, her husband Joseph, keyword dito, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what has been spoken by the Lord through the prophet. Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took her as his wife, but had no marital relations with her until she had born a son, and he named him Jesus. Now, pag tinignan natin ang kwento ni Joseph, we know it from our common understanding. Pero diba, yun yung sinabi ko, very, very little is spoken about Joseph. Marami tayong alam kay Maria, pero kay Joseph wala masyado. In fact, diba, sabi nga po nila, si Joseph died before Jesus entered into ministry. Kaya mapapansin nyo, in all the stories of Jesus, palagi niya minimension si Mary. Palagi niya minimension mga kapatid niya. Kailan niya minimension si Joseph? Never. That's the reason why many times we think Joseph did not play much of a role in the life of Jesus. But, pag tinignan natin, again ha, 75% of our lives is programming. 50% of that is from the mother, 50% is from the father. So I have a question. Saan siya nag-express sa buhay ni Jesus? Okay? Balikan natin ang kwento ni Jesus ng konti, ah. What do we know about Jesus? Sige nga, quiz. Yan, sige. Messiah. Okay? What else? Ha? Mapagmahal ba siya? Ayaw niyo sagutin kung mapagmahal siya. Natatakot kayo. Sige, mapagmahal ba siya? Yes. So, saan niya nakuha yun? Sa nanay, sa tatay? Pang Miss Universe na sagutan to, both?
Hindi, gusto ko ng away. Gusto ko suntukan. Hindi, sa nanay, sa tatay. Nanay. Okay. How about yung tapang niya? Tatay? Oh. Ano pa? San pa kaya? Ano pa kaya ang ginawa ni Jesus? Yung kanyang trabaho ba? San galing yun? Sa tatay. Now, when we're doing this exam, when we're doing this test, this is what you call in the ancient tradition as midrash. Ang midrash, ang ibig sabihin nun, titignan mo yung salita ng Diyos, ikot-ikutin mo parang pag-ikot ng brilliantes para makita mo yung iba't ibang itsura ng ilaw pag tumama dun sa brilliantes. So whenever you turn the verse, whenever you look at the verse deeply, dyan mo makikita yung different implications niya. Okay? To do that, let's go a little bit deeper into Joseph's story. Okay? When we look at Joseph's story, think about this, no? Mga boys, mga men in black, ano ang gagawin ninyo pag sinabi ng minamahal natin sa buhay, babe, buntis ako? Pero napaisip ka, teka, wala pa naman kaming ginagawa. Anong reaction nyo? Diba? Parang ang lala nito ah. Paano kung sinabi niya, sinabi mo, sino tatay? Paano mo ginawa yan sa akin? O, diba? Sinabi niya, babe, walang tatay. Holy Spirit. Sige, sino dito totoong lalaki? Tunay na lalaki. Sino dito sasabihin, okay lang yan? Diba? Magpakatotoo lang tayo ng konti. Sasabihin ba natin yun, okay lang yan? First and foremost, that very act of trying to accept, napakahirap tanggapin, ha? Diba po? Bilang lalaki, isa nga lang ba ang bagay na nakakaano eh. Yung salita natin, di ba, nakakalalaki ka na. At ano ibig sabihin nun? Para mong tinanggalan ako ng pagkalalaki. Anong trabaho ng lalaki? Alam mo, maliit lang ang ego ng lalaki. Kaya nga, di ba, yung feel niya, trabaho niya magkaroon ng anak. Oh. Pero ultimo yun, tinanggal. But, pag tinignan natin, Joseph was what was considered a righteous man. Later ipapabasa ko po sa inyo, but this is this is coming from Scott McKnight, who is a very very well-known Bible teacher in the United States. Now, ano po ang sabi po ni Scott McKnight? Pag tinignan natin, we need to recognize Joseph's story because when we look at Joseph's reputation, the Gospel of Matthew tells us that Joseph is righteous. Okay? Righteous. That is, in the Hebrew word of his day, he is a tzaddik. Okay? Ang ibig sabihin ng tzaddik, T-S-A-D-I-Q. Okay? Say it with me. Tzaddik. Tzaddik, parang humus lang yung datingan. Diba? So, tzaddik means righteous. What does righteousness mean in his time? This label, this reputation, is given to anyone who studies, learns, and observes the Torah, the Book of Moses, scrupulously. In Joseph's world, that means he recites and lives the Shema daily, that he follows the food laws, that he supports the synagogue, and that he regularly celebrates the high holy days in Jerusalem. Joseph is proud of his reputation. And in Joseph's world, there are no reputations more desirable than tzaddik. Unless you are a priest, which is unusual, a prophet, which is rare, or the Messiah, very rare. In other words, may estado ka, may tayo ka. And alam po natin, mahirap ma-earn yun. Diba, you will work your whole life just for you to be respected. And honestly speaking, means, alam niyo po ba ano ang isa sa mga pinakamahalaga sa lalaki? Reputation. That's the reason why when you go to an honor shame system country, places like Japan, places like Korea, places like Singapore, ang taas ng incidence nila ng suicide. Bakit? Pag feel nila wala na silang gamit, nasira na ang buhay nila in terms of work, papakamatay tao.
Yun yung recently na may kausap po ako, nagtataka siya. Yung kasi galing siyang Singapore. Sa Singapore, sanay siya mag-MRT. Now, kanina papunta dito, pagdaan po namin sa Espanya, meron pong tren. Sino ba dito sumasakay ng PNR? Okay? Ngayon, alam nyo ang isa sa mga pinaka-natatawa po ako tungkol sa PNR? Kaya mo habulin pag tumakbo ka. Napansin niyo 'yon? Yung parang yung syempre yung ano tawag doon, yung barrier bababa. So ang tagal naririnig mo yung barrier. Tapos maririnig mo yung ano, yung trend. Pag marinig mo yung trend, expect mo nandiyan na. Mamaya pagtingin mo na nilo, minuto na, wala pa rin yung trend na. 'Di ba? Ubod ng bagal. Now, medyo pareho rin siya pagdating sa LRT MRT. Diba? Ngayon, galing sa Singapore yung tao. In Singapore, walang operator ng tren. Everything is automated. Meron yung certain speed at titigil lang siya pagdating sa station. Now, ang first observation niya nung pagpunta niya sa MRT dito sa Pinas, sabi niya, grabe! Walang pader! Nagtataka siya walang pader. Kasi if you go to Singapore, yung train station, lahat siya meron mga pader na matataas, tas ang pinto lang ang bumubukas. Sabi niya, dito wala, napaka-unsafe. Sabi ko, hindi unsafe yan. Sa Singapore kasi malami nagpapakamatay, dito wala. Di ba? Nasira na buhay mo, okay ka pa rin, ngiti ka pa rin pagdating ng camera. Iba tayong mga Pinoy eh. Iba yung, ano eh. Tsaka dito, pag ikaw masagasaan, hindi ka patay ka agad, matagal. Aray, ganun pa eh. Konti-konti ka sasagasaan eh. Doon sa Singapore, isang tama, patay. Dito, napakabagal. Now, when you look at that, it's... Gabi, ba't ba tayo napunta sa mga trend na sasagasa ng tao? Napaka-morbid. Hindi. Pag pinag-isipan nyo, no? Why did they need to create those barriers? Ang taas ng incidence, eh. And it's always men. Now, you would notice that. Let's go a little bit macabre and morbid for a bit, no? Mapapansin nyo, when a man takes his life, it's always the face. Babarilin niya yung sarili niya. Ganon, bibitayin yung sarili niya. Usually, when a woman takes her life, it's through drugs. Para pretty pa rin. That's very symbolic of what a man holds to be important. May mukha pa ba akong ipapakita sa tao? Kaya ko ba tumayo at ipakita ang mukha ko at titignan ng tao at sasabihin, yung tao na yan, okay yan eh. Now, can you imagine, in today's world, marami na tayong kayang gawin para imasahe yung ating itsura. Magpabelo ka kung gusto mo, kung ayaw mo na mukha mo. Diba? We have a short memory. And in fact, kunyari, may ginawa kang mali dito, lipat ka sa iba. Di ba? Yeah, yun nga yung rason kung ba't ang daming tao patalon-talon kung saan-saan, di ba? Kasi may mga ginagawang kalokohan eh. Now, in the olden times, hindi ganun. You would live and die within about 10 kilometers of where you were born. Everyone knows you. And ano ang sabi-sabi? Mary had an extramarital affair. Rinig-rinig yun ng mga tao. Now, if you're a righteous man, anong gagawin mo? You will consult the Bible, di ba? Because that's the book of the law. Titignan mo kung ano ang sinabi ng Bible to deal with the solution, or to deal with the problem of your life. Di ba yan ang ginagawa natin madalas? Now, if you're truly reading the Bible, there are three things that you can do whenever you're met with this situation. Okay? The first is, if the woman was seduced or raped, then you stone the seducer and the rapist. So, stoning, which is a public event. Lahat sila kukuha ng bato, babatoy nila yung tao hanggang mamatay. So, that's what you do to both the woman and the man. So, sabi niya, ayoko ata patayin yung minamahal ko. So, naghanap siya ng pangalawang solusyon. Now, if the woman was not seduced, was not raped, at siya ang gumawa ng kalokohan, then the Bible states that the woman needs to drink the waters of bitterness. Ang ibig sabihin nun, it's a type of drink na may lason siya.
kung mamatay yung babae, may kasalanan siya. Kung buhay, inosente. Medyo nagigets yun na lugi ang babae palagi sa sitwasyon, no? Now, ano ang pangatlo? The third is, you can demand tokens of virginity from the parents to prove na talagang walang ginawa yung babae. So ulitin ko, no? Ano ang sabi ng Bible? Una, patayin mo. Pangalawa, lasunin mo. Pangatlo, demandahin mo. Ulitin ko po, ah. Hindi po ako yung nagsasabi niyan. That is what the law says. The right way to deal with a disgrace like this is to batuhin, lasunin, o demandahin. Now, anong ginawa ni Joseph? Did he do any of those three? Wala eh, di ba? Now, tingnan natin, no? Understand natin ng konti yung process. Teka. Ayun, connected pa. So, yun, no? Going back. Before their marriage, word is out that Mary is pregnant. Neighbors are saying, to use that clever term of the American South, that Mary is common. Transfer common to the world of Joseph, who follows the Torah, and get another reputation for Joseph. Because if Joseph continues in his relationship with Mary, he will be called what Jews called the religiously common or Torah-taki people of their day. They will call him a member of the Am Haaretz. Sabihin nga natin, Am Haaretz. Kulang ng almusal tao dito. Sige nga, Am Haaretz. Yan. So, if you're righteous, you're called tzadik. Okay? Tzadik, sabihin nyo nga. Pag hindi ka sumusunod, tawag sa'yo Am Haaretz. Okay? So, that means in Hebrew, people of the land. Ibig sabihin, hindi kinikilala ang Diyos. Now, tignan nyo yung katabi ninyo. Decide nga kayo, tzadik ba yan o Am Haaretz? Parang ang hirap, no? Sabi mo, sige, hindi ko na lang sasabihin, ang hirap ibigkas. Di ba? Now, tingnan natin, ha? With these options swirling in Joseph's head, naalala natin yung tatlo, he hears Mary's story. She claims that she was neither seduced nor raped. Instead, she claims the pregnancy is the result of a miracle. God had done this. Here is what Joseph finds himself. He is a tzaddik who will do anything to follow the Torah. Mary, the woman he loves and wants to marry, is pregnant. She claims her pregnancy is from God. And if Joseph marries her, he loses his reputation. But he asks himself, what if Mary is right? What if the baby is a miracle baby? Joseph is struggling with God. Would God do something like this? Joseph wants to know what to do. He's caught on the horns of a dilemma. Will he love God by obeying the Torah as understood in his circle? Or will he love Mary and take her as his wife? Unknown to Joseph, he is caught on the horns of the dilemma created by what will become the Jesus Creed. The Jesus Creed is simply love God and love others. That is the first thing that is taught in the Didache, the first teaching of the early church regarding how to follow God. Follow Jesus. Dalawa lang ang mahalaga. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang tao. Yun lang. Okay? With his reputation grasping for control, he chooses a private divorce to avoid the public spectacle. Grabe, no? Diyan natin makikita kung gaano katinong mama si Joseph. Tatlo uli, ha? Ano uli yung pwede gawin? Una, patayin. Pangalawa, lasunin. Pangatlo, demandahin. Anong ginawa ni Joseph? Ang desisyon niya, pakawalan ko na lang ng tahimik. Kasi minahal ko naman siya. Sabi ko, grabe, no? Do you know, what is the topic here really?
You know, when we look at the life of Joseph, minsan nakakalimutan natin siya kasi hindi nga, wala nga masinasabi. But when you look at the tension inside the Bible, the story of Joseph is a story about hard decisions. Anong gagawin mo kung hindi na sapat ang batas para sa karanasan? Diba? Minsan kasi, nakatingin tayo sa tama at mali, nakakalimutan natin i-consider ang tao. Whenever we're asked to sift through difficult decisions in life, we're supposed to remember Joseph. Akala natin ito lang options natin, no? What if there's another option? Yun yung binigay ni Joseph, eh. What if there's another option? Now, knowing the story, ano nangyari? If there are three things that the law says, there is another option. But there's also God's option. Diba? Kasi sabi niya, gusto niya bitawan. Anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, huwag kang matakot. You see? The number one driver for mistakes in life is fear. That's why the number one most repeated statement from angels or God to humans is, do not be afraid. Be strong and courageous, do not fear. Because alam niyo po ba that the body only has two operating modes, either a mode of fear or a mode of love. Now, whenever we make decisions out of love, even if it's difficult, it always comes out good. That's why yung joke ko kanina, 'di ba? Tanungin mo yung magulang mo. Pabigat ba ako sa buhay? Siyempre sasabihin nila hindi, pero may isang luha nga na tutulo. Pero tanong nyo kung ipagpapalit ka ba? 9 times out of 10, kasi ayoko naman sabihin 10 out of 10, baka naman sinungaling ako dun, no? 9 times out of 10, sasabihin na magulang hindi. It's a difficult choice, but how many among us will choose not to love instead? And it's always when we choose out of love that good things happen. When we choose out of fear, ano nangyayari? Doon nagkakagulo ang buhay, eh. You know, too many of us, we operate out of fear. Bakit? Takot na takot tayo sa mga pangyayari. Alam niyo po, ito ulitin ko. Tignan niyo yung katabi niyo. Sabihin mo sa kanya, alam mo ba? Ang mga duwag at ang mga takot, walang Diyos. Hindi, totoo yan. Perfect love drives out all fear. So what is love if not God? John, 1 John 4:7 and 8. So ano ibig sabihin nun? When we're following God, God is trying to make our decision-making process go towards love. It tries to bring us to the state of understanding. Ang problema kasi, minsan matigas tayo. Sabi nga, be careful of stories about Pharisees. Bakit? Whenever you see a story about a Pharisee, hindi niya pinag-uusapan ng mga tao sa labas. Lagi niya pinag-uusapan tayo. When I say tayo, the arrow is always pointed to the individual. Ikaw nagbabasa ng Bible, eh. So, sabihin, you will always have the tendency to Pharisee. Kaya kinakailangan natin bantayan ng sarili. Tignan natin kung yung kwento na ba na ito ay tumatama sa atin. Meron ba tayong mga tendency na kinakailangan ng bantayan? That's why the story of Joseph is so important. Bakit? In life, punong-puno ng tension ng buhay. You know, sometimes we make a mistake in thinking that our parents are not good. Do you know what's so hard about parenting? It's the fact na walang manual. Wala kang makukonsultang libro na sasabihin ito dapat mo gawin. Di ba? Pag sinabing ito dapat mo gawin, dahil sinabi ng expert ito ang dapat gawin, posibleng gumana yan, pero posibleng hindi rin, eh. Di ba? Hindi naman lahat ng tao, iisa lang ang solusyon, eh. That's why there's a joke among parents. Alam niyo anong tawag sa ano? Sa panganay? Sino ba dito panganay? Meron ba dito panganay? Sige, taas nga kamay, mga panganay. Deepest sympathies po. Kasi kayo yung eksperimento. Lahat ng pagkakamali ginagawa sa panganay. Because dyan mo tinetest kung tama ba yung ginagawa mo, eh. By the time that the second, third, or fourth, in my case, sixth,
Marami nang nagawang tama at mali yung magulang ko, so alam nang gagawin sa akin. By the time I came along, cruise control na yung parents ko eh. Diba? Alam na nila anong gagawin. And even then, they still make mistakes. So can you imagine yung difficulty of becoming a parent? Anong babasahin mo para siguraduhin gagandang buhay ng anak mo? Anong ikukonsulta mo? Bible? Yun nga yung sinasabi. If we look at just the text, anong sabi ng Bible uli? Patayin, lasunin, demandahin. Yun ang sabi ng Bible. That's why is it important to read Joseph? Joseph is the first person in Christian scriptures to ever read the Bible correctly. Ano ibig sabihin nun? To read the Bible not according to the letter of the law, but to the spirit of the law. Kasi po, pag tinignan natin ang buong sulat-sulatin ng Bible, di ba ang daming salita, ang daming batas? Ang daming batas na magkasalungat pa. So anong susundan natin? Di ba, yun yung problema in an orthopraxic religion. When we look at things like Judaism, it is what is known as an orthopraxic religion. Ortho meaning right, praxis meaning practice. So yung ginagawa, the right practice. Now, tayo, as time went on, we went towards a more orthodoxic practice, right belief. Diba? Ang tayo po, hindi nagmamatter kung anong ginagawa natin, basta yung puso kung saan siya nanggagaling tama. Diba? Minsan hallelujah, minsan praise the Lord. Minsan hihingi ka ng tulong, minsan magpapasalamat ka. Minsan for the same exact thing. Yan yun eh. Now, when you look at the law, ang dami niyang magkakasalungat. Ang problema, so ano yun? Magulo kasama ang Diyos. So it means that it's so hard to understand God. You see, kung nakatingin tayo sa detalye, mahirap maintindihan ng Diyos. Pero kung nakatingin tayo sa kabuuan, madali lang maunawaan ng Diyos. The way to understand God is through the judge's cycle. When you look at the book, sa Biblia, merong particular book dyan na tinatawag na Judges. Diba? Naalala natin dyan ang kwento nila Samson, nila Deborah, ganon. When you read the book of the Judges, it always goes with this cycle. There's a problem. God saves them from the problem. People thank God for saving them from the problem. Then people forget God and a problem comes up again. Diba? Problem, ask for help, saves, forgets. Yun yun, paulit-ulit. Now can you imagine? Let's say tayo po ang Diyos. At what point ka susuko sa tao? Let's say, sino ba dito galit sa mga nangungutang? Walang sinungaling. Ah, puro sinungaling mga tao dito. Hindi nga, sabihin na natin, meron kang kaibigan na humingi sa'yo ng tulong. Sabi, pre, kailangan ko ng pera. Nagipit ako ngayon. Pwede mo ba ako pautangin? Ikaw naman, dahil mabait ka, tutulungan mo. Pag tulong mo, siyempre sasabihin niya, napaka-thank you, grabe. Eh, alam mo, natulungan mo ako na sobra-sobra. Sabi, hindi, walang anuman, magkaibigan tayo eh. Tapos mamaya at mamaya, makikita mo yung kaibigan mo na yon nagpa-party. Tapos sa panahon na dapat kabayaran, hindi ka binabayaran, sa sunod nun, nag-birthday na naman. Diba? Para sa ilan ba birthday ng tao sa isang taon? Diba? Yung kung ano-anong ginagawa, mamaya nakita mo, pumipicture-picture sa beach, gano'n pa. Mga gano'n. Yung mga posing. Diba? Tapos nagtataka, kailan kaya babayaran ito? After some time, mapapagod ka. E babalik siya sa'yo, nangangailangan naman. Pre, kailangan ko na naman yung utang. Hanggang ilang beses mo papautangin ng tao? Sabi nung, yan, isa, sino dito magpapautang uli? Grabe, mabigat yung ano, may hugot kayo. Dina! Diba, sabi nila, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. When you read the book of the Judges, ilang beses pa ulit-ulit nangyari yun? Lagi, diba? Lagi humihingi ng tulong, lagi tinutulungan ng Diyos, at lagi kinakalimutan ng tao ang Diyos. But despite that,
kahit kailan ba napagod ang Diyos sa pagtulong? That's the reason why you will never understand God if you look at the book of the law. 5 books. Where do you understand the heart of God? It's in the Psalms. The portion of the Bible called the poetries. Psalms, Proverbs, Song of Songs, Ecclesiastes. Doon mo makikita yung puso ng Diyos. And there's something there sa Psalms that sa akin sobra. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Anong sabi? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Alam mo anong tama nun sa akin? Sometimes we try to live our best lives. Pero minsan, di ba, nagkakamali tayo, we fall short, natutukso tayo kung ano-ano nangyari, and our day ends up really bad. Despite that, the mercies and love of the Lord are new every morning. Sa bawat umaga na nagigising tayo, bago na naman ang kahabagan ng Diyos. When you understand that, that each morning you wake up, there's something new. Sanang batas dyan? Di ba sabi ng Diyos, pag nagkamali ka, patayin mo yan. Ulitin ko ha, patayin, lasunin, demandahin. Kailan tayo ginawa ng ganyan ng Diyos? Hindi ba nagsisi umapaw ang kabutihan niya sa ating buhay? Na kada araw na nagigising tayo, may bagong kabutihan? So when you think about that, there was the Joseph was the first person to ever show that. Ulitin ko ha, patayin, lasunin, demandahin. Ang nahanap na solusyon ni Joseph, pakawalan. Pero anong solusyon ng Diyos? Akuhin mo. And what does Joseph do? Yung karapat dapat niyang patayin, lasunin at demandahin, trinato niya bilang sa kanya. That's why Jesus is named Jesus, Son of Joseph. You know what I find so strange about that story? Tanong, tatay ba talaga ni Jesus si Joseph? Hindi, di ba? Even the Bible tells us, not all fathers are our biological fathers. Minsan ang nanay, tumatayong tatay. Minsan ang kapatid, tumatayong tatay. Minsan yung lolo at lola. Hindi porkit hindi tayo nagkaroon ng tatay na mabuti, ibig sabihin kinalimutan tayo ng Diyos eh. And you know what I like so much about the story of Joseph? He tried to do what was right by Jesus. Paano mo alam? Pinasa niya ang kaalaman niya kay Jesus eh. You know, there was a very interesting study that was done in recent scholarship, no? When you look at the town of Nazareth po, ang Nazareth is a builder community. The Greek word for it was a tecton. Builder po siya. Now, dun sa tabi ng Nazareth, meron pong Roman town that was built in the first century. And the workers who built that Roman town were the workers of Nazareth. So very clearly, it is not far from imagination that Jesus and Joseph worked side by side to build that town. Now, can you imagine? Hindi maganda ang pagtrato po ng mga tao sa sa mga trabahador. Especially, manlulupig pa. So para kang alipin ng sobra-sobra. So pansin niyo po, si Jesus, ang puso niya malapit sa mahirap eh. Ang unang-unang lesson niya, blessed are the poor. Hindi blessed are the poor in spirit, blessed are the poor. Agad-agad simulat sa Paul, ang puso niya para sa mga mahihirap. San kaya niya napulot yun? Hindi ba sa tatay na kasama mo sa gitna ng hirap, nasasabihin sa'yo, anak, huwag mo kalimutan sila. You know, the reason why I know how to treat people correctly is because I had a father. Minsan, di ba, naalala niyo yung si Coach Ime, yung nanlalaglag. Sabi niya, naninigaw daw tatay ko. Di ba?
Yung minsan nagkita siya, ikaw talaga nanlalaglag ka, sabi ni daddy. Hindi ako naninigaw, no? Ano lang yun, drama. Hindi kaya di ba minsan si daddy sumisigaw, tapos yung mga bata umiiyak, tapos mamaya bibiru-biruin na lang niya yung bata. Ganun yung ugali ni daddy, di ba? And I always remember growing up, takot ako sa boses ng tatay ko. It came to a point na tinanong ko yung tatay ko, Dad, si Papa Piping ba, yung tatay niya, sinisigawan ka rin? Sabi niya, nako, kung takot ka sa boses ko, times 10 yung boses ng tatay ko. So sabi ko, ayoko ata makilala yung lolo ko. Diba? Ganong kalala. Now, growing up, you know, we all pick up certain things regarding our parents. And siguro sa, ako, as I grew into an adult, mas malaki yung appreciation ko para sa magulang ko kaysa nung bata ako. Habang bata ka kasi, ang itinitignan mo, paano ba makakapagsilbi sa akin to? Pagtanda mo, maintindihan mo, tao lang pala tayo lahat. So, when I grew up, naintindihan ko yung tatay ko, and I understood he's a child of his times. During the 80s, meron pong isang libro na naging isa sa mga pinakakilalang leadership books at that time. It was called Care Enough to Confront. Sino nakakaalala nun? Wala na matatanda dito. Or nagkukunyari lang kayo. Diba? So what it means is, if you care about someone or something, haharapin mo. Bakit? Kasi diba po, madali magkunyari at madali magmaang-maangan. Pero kung gusto mo bumuti buhay mo, kinakailangan natin sabihin kung anong problema. Diba? And I will always see that with my dad. And dati, I would think na, alam mo yun, ang init palagi ng ulo ng tatay namin. Ang init lagi ng ulo na minsan hindi mo na maintindihan. And growing up, naalala ko, there was this one instance po, no, nung Christmas. At nung Christmas po namin, nag-order po kami ng body spansit. Alam niyo yung body spansit? Yung kilalang kilala doon sa may timog. So nag-order kami, sarap na sarap kami. Ang sarap kasi ng pansit noon. Yung si daddy, yung pagtikim niya, ano ba naman to? Sabi namin, lahat kami, bakit? Inamoy ko pa yung pansit, bulok ba? Parang di naman. Maasim lang siya dahil sa suka. Kasi linalabayan na suka yun eh. Sabi niya, yung noodles ito, hindi al dente. Alam niyo yung sabihin na al dente, di ba? Literally means with bite. So, may texture, makakagat yung noodle. Tataka ako, wala pa naman akong alam na pansit na al dente. Di ba? Ang pansit, stretchy. Lalo na kung bihon. Di ba? Tataka ko, al dente. Kaya hindi tayo umuunlad, hindi al dente. Di ba? Tataka ko, ano kaya sabihin nun? And alam niyo po yun, akala ko dati init lang ang ulo ng tatay ko yun. Then I understood over time, nag-gets ko kung bakit niya sinabi yun. You know, when you go to different countries, and you go and understand what is known as global best practice, ibig sabihin yan, merong standard ang mundo. And when you look at what's happening in our country, none of it comes to par. There's only one aspect that I would say we're the best in. It's service. In fact, lalaban tayo pagdating sa hospitality and service worldwide. But in terms of what we're doing, malayo pa tayo eh. That's the reason why pag tinignan nyo po, no, even with our food, yun nga eh, sabi nga yung al dente lang po na noodle. Can you imagine, paano mo iisipin na al dente ang noodle? Bakit kinakailan al dente? Kasi enjoyable sa bibig eh, na may texture. Pansinin natin, ganun tayo kaarte sa kanin. Diba? Napakaarte natin sa kanin, kaya masobrahan lang ng konti yung tubig o kaya makulangan ng konti, nagko-complain tayo, diba? Either matigas, hilaw, o masyadong malabsa, kung ano-anong hirit natin tungkol sa kanin eh. Because we care about rice. Pero kung sana trinato natin ang buong buhay parang kanin, eh di panalo sana tayo. Di ba? Lahat ng klaseng kanin alam natin gawin. Now, yun yung rason kung bakit sabi nga ng tatay ko ganun. One time pumunta kami sa restaurant, and alam niyo po, nung pumunta kami sa restaurant, lagi sinasabi ng tatay po namin yun, food's an education. Kinakailangan marunong ka, kasi pagdating ng araw, kung kumakain ka lang para mabusog, walang mangyayari sa'yo. Kasi lahat ng tao mabubusog. Pero kung kumain ka at ito ginamit mo, lumalaki mundo mo.
So he's always used that ano po, no, with us. And one time pumunta kami sa isang restaurant na may tapas. Alam niyo kung ano yung tapas? Yung kinakain pag almusal. De, kayo naman, joke lang. Tapas is a Spanish cuisine. Literally, tapas is sharing food. Okay? Sharing food. Kaya, although today, when you look at tapas, ibig sabihin niya yung mga maliliit na mga bruschetta, na mayroong mga konting hamon, keso, ganon, na maliliit. That's what you call tapas. So, mga chorizo, mga keso, mga hamon. Okay? Tapos may mga tinapay, crackers, yan ang tapas. But in Spain, traditionally speaking, anything that's meant to be shared is tapas. So, ganun, di ba? Can you imagine? May natutunan kayong bago ngayon tungkol sa pagkain. So, pag sinabi niyong tapas silog, iba na yun. Pero kung tapas na Spanish, at least alam nyo, it's the hamon, chorizo, cheese, and it's sharing food. So, pumunta kami sa isang tapas restaurant, and you always eat tapas with wine. Yung restaurant na yun purports to be a tapas bar. A tapas bar, so ibig sabihin, yun yung specialty niya. And as you can see, we don't know what tapas is. So, you expect a place like that to educate you. Diba? Ba't ka magbabayad ng mahal kung hindi ka matututo? Ano yun, nagpapaloko lang tayo. Diba? Hint, tignan niyo yung katabi ninyo, sabihin mo, oo, nagpapaloko tayo. Alam niyo bakit? Pagdating, di ba? Tapas at wine. Pagdating ng wine, nasa bucket na may yelo. Pagdating ng bucket na may yelo, yung tatay ko, sabi ko, ano to? Parang lap kami. Ano nangyari? Anong to? Sabi ng waiter, ah sir, ito po yung wine nyo. Bakit nasa bucket to na may yelo? Sir, di ba ang wine dapat chilled? O tanong, bakit natin nilalagyan ng yelo yung wine? Kasi, kung Ilocano kayo, sabihin nyo, agraraman tayo. Alam nyo ibig sabihin nun? Agraraman? Ibig sabihin tagabundok. Bakit? Paano ba tayo uminom? Bakit ba tayo naglalagay ng wine? Kasi, ng ice? Kasi ang iniinom natin, Red Horse. Ang Red Horse at San Miguel, linalagyan mo ng yelo para ika nga nila mahaba-habang inuman. Ba't mo gusto na mahaba-habang inuman? Anong ginagawa? Naglalasing? Yun nga, di ba? Umaga pa lang hanggang gabi, umiinom ka para mahaba-haba talaga. Dinaan mo sa yelo. You see, whenever we drink to get drunk, we are falling victim to what is known as rum imperialism. Our imperial masters, ang Spanyol, ang Kano, binigyan tayo ng alak para palagi tayo bangag. Kaya tayo galit sa alak. Kasi hindi tayo dapat bangag. Now, nung unang panahon, ang totoong umiinom, bakit umiinom ang tao? Kasi mas ligtas ka pa kung uminom ka ng alak kesa ng tubig. Hindi naman nakabote ang tubig nung unang panahon eh. Diba? So they drank as a development of history and culture. We drink to get drunk. Kaya walang pag-asa ang Pilipinas. Palagi tayo bangag parang wala sa lugar. Umaga pa lang ang hinahanap mo agad alak. Kaya mo gusto lagyan ng yelo ang wine mo. So nung pinakita yun sa tatay ko, nagalit siya. Sabi niya sa waiter, alam mo ba, sa Europe, room temperature ng wine. Isip ko, hindi pa ata naka-Europe tong tao na to. Ah. Diba? Waiter nga siya eh. Diba? So, syempre kami nahihiya na kami, ganun. Mamaya, dumating yung baso. Now, red wine kasi tapas, di ba? Yung baso na dumating, parang champagne flute yung datingan. So, ikaw na naman tatay ko, ano na naman to? Kami parang, bakit? Ano nangyari? Hindi mo ba alam na ang baso ng red wine dapat malaki para huminga yung wine? Siyempre, yung waiter, hindi alam, hindi naintindihan.
Siyempre ako natataka ako, ganun. Ba't niya sinisigawan? Ba't nagagalit? Mamaya, ito. Akala nyo, nagalit yung tatay ko. Pero ito yun. Alam nyo ba, hindi pa kami pumupunta sa restaurant na walang sinigawan ng tatay namin na hindi nakangiti yung waiter sa amin pag alis. Kasi sabi niya, salamat sa Diyos, wala na yung tao na to. Hindi. Hindi, joke lang yun. One time nakita ko tatay ko. Same restaurant, ganun nga. Pag alis namin, sabi, mauna na kayo. Pag alis niya, tinawag niya yung waiter. Tapos nag-usap na naman sila. Alam mo, yung wala na kami, nakatingin na lang ako. Tapos inabutan niya ng pera. Nung inabutan niya ng pera, yung tao, pasalamat ang pasalamat, bow ng bow, thank you ng thank you. Tinanong ko yung tatay ko, ano yun? Ano nangyari? Sabi niya, binigyan ko ng tip yung waiter. Kami na lang yun, nasa kotse. Tapos sabi ko, ba't mo ginawa yun? Kasi syempre ako hindi ko maintindihan eh. Bata po ako noon, hindi ko alam kung anong nangyayari. Tinanong ko, bakit? Sabi niya sa akin, Pipo, kinakailangan may maintindihan ka sa buhay. Sabi niya, ako pastor ako. Hindi ko pwede tanggalin ang pagkapastor ko porket hindi na ako nagtuturo. Whether kumain ako sa restaurant, pumunta ako sa isang lugar, lagi ko bit-bit ang aking lahi. Lagi ko bit-bit ang tupa ng Diyos. At ako, tinawag ako bilang pastol ng bansang Pilipinas. Kaya sabi ko, hindi ko naman sila tupa. Hindi ko alam kailan ko sila makikita uli. Hindi ko papayagan ng sarili ko na wala akong pagkakataon maapektuhan yung tao. So kaya mo sinigawan? Hindi ko siya sinigawan, tinuruan ko siya. Pero, sabi niya, hindi makikinig sa'yo yung tao kung hindi niya alam in the first place na may pakialam ka sa kanya. Kaya huwag mong kalimutan alagaan ang mga simpleng taong ganito. Alam niyo, magugulat kayo minsan, pag hindi nagalit tatay ko, mas maliit yung tip. Pag nagalit yung tatay ko, mas malaki yung tip. Minsan halos kasing mahal ng bill ang tip dun sa waiter. Bakit? Kasi sinasabi niya, ito lesson to sa buhay mo eh. Now, naalala ko one time nagkwento yung tatay ko. Meron siyang pinupuntahan na isang lugar na parang dun sa palagi kumakain. Meron siyang isang waiter doon na naging paborito. Na yung waiter na yun, nung naging paborito niya po yun, pag sinabi yung paborito, paboritong pagalitan. De. Joke lang. Mamaya sasabihin na naman ni daddy sa akin ko, ginisa mo na naman ako ha. Sabi ko, ganyan talaga, may mic ngayon eh. Nung bata ako yung ginigisa eh. Joke lang. So, ganon. Madalas naturuan at lahat. One time pumunta siya dun sa restaurant, tinanap niya yung waiter niya. Sabi, ay sir, nag-resign na po. Sabi, bakit? Ano nangyari? Ayaw na sa'yo. Hindi, joke. Sabi, nag-ibang bansa na po. Now, nung nangyari yon, time went on, ganon, tuloy-tuloy pa rin ang buhay at lahat. One time, pumunta si daddy sa Dubai. At sa Dubai, nakapunta siya sa isang magandang restaurant. At doon po, nakita niya may mga Pinoy yung mga waiter. So, syempre, pinagsilbihan siya, ganon lahat, etc., etc. Mamaya, habang kumakain yung tatay ko, may dumating na pagkain na iba. Sabi niya, hindi ko in order to. Ay, opo, sir, pinapadala ng maitre d'. A maitre d' po is yung head waiter ng restaurant. So, ang trabaho niya is to oversee the other waiters, to make sure that the people who come have a good experience. Bakit? Pagtingin niya kung sino yung maitre d', yun yung taong palagi niya pinapagalitan dito. Sabi sa kanya, sir, nandito na ako ngayon. Ang laking tulong nung ginawa mo. You know, sometimes, we don't confront one another because we're afraid. Feel natin mas maganda na good vibes na lang tayo lahat. That's why sometimes it's hard to deal with fathers. Because ano role ng father? Ang father ang nagsasabi ng no! Kaya nga alam natin, lumalapit tayo sa nanay pag gusto natin dilihensya, di ba? Kasi si tatay palagi sagot no.
we don't understand that when we always want good vibes and puro yes, sabi ng Bible tungkol dyan, better the wounds of a friend than the kisses of an enemy. Kung puro good vibes ang hinahabol natin, puro kalaban tayo. That's the reason why when we don't get involved, hindi natin alam paano pasalamatan ng tatay natin for their limits, we make the mistake of thinking, hindi ang buhay dapat good vibes. You know, that's the reason why I learned how to treat people. Recently, may nakita po ako, this man is an Instagram content creator. Gusto ko lang ipakita sa inyo to, no? His name is Nadir Nadi. And si Nadir Nadi is very interesting kasi po, he's Yemeni, Indonesian, Pakistani, and Kenyan, and he lives in England. Labo, no? Yemeni, Kenyan, Pakistani, Indonesian na nakatira sa England. Ang tatay niya was the number one Muslim journalist in England. His name was Fuad Nadi. Now, si Fuad Nadi died last year. And last year po, nung namatay po siya, si Nadir Nadi, nagsimula po siya i-retrace yung steps niya ng tatay niya kasi namimiss niya. And naalala niya na ang tatay niya at siya, palagi po sila may panahon sa loob ng kitchen. And in fact, dahil palagi siya nasa kitchen kasama ng tatay niya, at alam niyo po yun, pag ang tatay mo nagturo sa'yo, palagi mali yung ginagawa mo. Diba? Naalala ko yun, nung nagmamaneho ako, oh, Pipo, hindi, tigil ka na, bagalan mo. Tataka ko, marunong ako. Yung ang daming mga side comments na ganun. So it came to a point na si Nadir started hating the kitchen. Kaya nung bata siya, kasama niya tatay niya, tinuturuan siya magluto. Nung naging teenager siya, hindi siya umapak sa loob ng kitchen at all. Until namatay yung tatay niya. And he started retracing his steps. Sino dito kumain na? Okay. Sa mga hindi kumain, sorry. Gugutomin ko kayo. I'll be showing you the series of Nadir Nadi called Simmering Memories. It's an Instagram series and it's an ASMR video. Papakita yung cooking with all the sights and sounds. Because sabi niya, I believe food has a story if you listen close enough. And he discovered that story nung binalikan niya yung tatay niya. Can you first have the video, the Indonesian Samblet? My dad always made sure that every meal in our house was a good meal, and whenever we had guests, which was all the damn time, my dad would be in the kitchen cooking. Anyway, growing up, dad would make me help him cook every time, and I hated it. This chore that my dad forced me to participate in caused some form of visceral hatred for being in the kitchen, that eventually I'd stop cooking altogether. And it wasn't until last year, when I lost my dad, I found myself returning to places that reminded me of him. And inevitably back in the kitchen, attempting to recreate the magical dishes we made together. Now every remembered ingredient, or savoured aroma, or familiar flavour felt like it brought me closer to him. And what I've come to learn was when I was younger, my dad just wanted to spend time with me, and cooking together and making food was one of the few ways he could non-verbally express that to me. My name is Nadir, and I believe if you listen close enough, food tells you a story. Ang ganda, no? Sabi niya, nung namatay lang tatay ko, naintindihan ko. Nung pinapahirapan pala niya ako nung tumatanda ako, gusto lang niya ipakita ang pagmamahal niya sa akin. Yan yung minsan mahirap sa mga tatay, di ba? Kaya, sino dito nagpa-follow sa Facebook page ng Bread? Okay? Kung nakita niyo yung post kagabi, ang post was, Nak, text ka na pagdating mo. Tapos tinhiningi niya, i-comment niyo kung ano ang palagi sinasabi sa inyo ng tatay niyo. Because guess what? Minsan ang hirap i-express ng love. Right? Lalo na sa mga lalaki.
I mean to say, ano ba ang sinasabi sa inyo ng tatay ninyo? Sa amin, alam nyo kung ano? Don't be stupid. Yun ang ibig niya sabihin ng I love you. Don't be stupid. Kaya sasabihin ko, Dad, alis na ako. Alis na ako. Magda-drive ka? Oo, don't be stupid. Ganun palagi yun. Ah, Dad, ano na ako? Pupunta kami sa beach, ano? Huwag kang aanga-anga, ah. Sa beach, aanga-anga? Yung isang beses, yung ano, nag-usap kami, yung merong cliff diving. Magki-cliff diving ka? Nako, don't be stupid. Yun yung lagi hirit ng tatay namin sa amin. Don't be stupid. I've come to understand that that meant I care for you. Sometimes yung mga hindi natin na-appreciate yung mga things na ganun. But that's the reason why on days such as this, it's a time for us to reflect. Ano ba yung mga ginawa ng tatay natin that at that time we did not want, but when we grew up, we understood, ay, mahalaga pala to. Ito pala nagtuturo sa akin. Ito pala nagtuturo sa akin kung anong mahalaga sa buhay. It's always the small moments. It's never the big. Yung pag malalaki, yung akala natin yung grandioso mga kilos, usually yun yung mga walang laman. Pero nandun sa mga maliliit na kilos. Kamusta ba? Tinuruan ka ba paano mag-repair ng kotse? Tinuruan ka ba paano magluto? Tinuruan ka ba paano alagaan ang tao? Because we need to realize that's what it means to love with your very. Now, ito yun na. What does that mean? Naalala natin, to begin the series, I talked about love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind and strength. Now, I always point it out as a third, just one, because when we look at it, the word mind and strength was only split into two when it became Greek. In the first time, in the Hebrew, it was called with all your might, kalakasan. But it never fully explained kung ano ibig sabihin niya. Now, tignan natin kung ano ibig sabihin, ha? This book is Walking in the Dust of Rabbi Jesus, written by Lois Verberg. Now, last paragraph or last line. Imagine that next Valentine's Day, you open your mailbox to discover a fancy romantic card, and inside, your beloved has written only one line. I love you with all of my very. Okay? I love you with all of my very. With all your very, what kind of sentiment is that? Why would a person buy a card with such an odd typo? But this strange phrase is actually the last line of the commandment to love God. Love the Lord with all your heart, all of your soul, and all of your very. Hebrew speakers find the phrase as strange as we do. You can almost hear the crowd of puzzled Israelites murmuring when they first heard Moses' words, with all my very. Very what? The word meod, which means very. Sabihin nyo nga, meod. Oh, di ba? So, tatlo na natutunan nyo. Tzadik, am haaretz, and ito, meod. Very is a common adverb that is used the same way as we use very to intensify adjectives. Outside of the Shema, it's almost never used as a noun. You'll likely find it on the first page of your handy Berlitz phrasebook. A common line to a man is ma shlokma, shlomka. So ma shlomka means how are you? And the usual response is tov meod. Okay? Tov meod means very well. And in Genesis 1:31, when God looks back on all his handiwork, he proclaims his creation not just tov, which is good, but tov meod, very good. Hebrew scholar Randall Booth reads the Shema's phrase with all of your very as saying with all of your oomph. Yung oomph, yung palag mo. The word itself pushes you to love God heartily,
earnestly and zealously, or as we read it, with all of your might. Once English speakers hear mayo defined as strength or might, we see the issue as solved and move right on. But remember that the wording actually is all of your very. Every time Hebrew speakers uttered the strange phrase, it provoked them to meditate on what this odd construction was really saying. You can find several discussions in the first century writings about what your very really means. And as you expect, one way of interpreting it was as all of your muchness. Yung kabuuan ng pagkatao mo. You see, we're all called to love in different ways. That's why I'm talking about that with our fathers. What is their very? Diba? Paano mo ipapakita ang pagmamahal mo? I love you, chup chup, ganon. But how do you truly love? It is only love when you give a part of yourself. Remember, when Abraham was asked by God to worship on Mount Moriah, anong hiningi ng Diyos sa kanya? Yung kanyang anak. Now, when you look at that, ano ibig sabihin nun? Ano ba ang pinakamahalagang parte ng buhay mo, anak mo? Willing ka ba ibigay ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo para sa pagmamahal? At ang ginawa ni Abraham, linatag niya at hinanda niya. So, pinakita niya na handa siya. You see, there is no such thing as I love you na sentimiento. The only way we can truly understand what love is when love is sacrificial. Ano ba ang binibigay natin para sa pagmamahal natin? Paano natin pinapakita? Binabahagi ba natin ang parte ng kaluluwa natin sa mga minamahal natin? Sa kabuuan ng pagkaalam natin, syempre limitado tayo. But binibigay ba natin? You know, yun yung sinasabi ni Rob Bell. May binabasa po kasi kaming libro ngayon sa isa sa mga small groups. At ang libro is The Zimzum of Love. Ito po siya. A New Way of Understanding Marriage, written by Rob and Kristen Bell. Si Rob Bell ay isa sa mga pinaka-influential na pastor po sa Amerika. And ang topic dito is yung zimzum. Ang ibig sabihin nun, yung back and forth. Kasi it's a Hebrew word that talked about creation. And in creation, for something to exist that is not of God, God needed to contract before He expanded. Medyo malalim siya na usapan, pero basically, ito yung space ng pag-ikot ng energy. Dito yung back and forth na relationship. Now, sabi niya, love, if it's going to last, always involves sacrifice. Okay? Dinescribe niya yung tatlong klaseng pagmamahal. There's the spark kind of love, that's the desire, the passion, the romance, the feeling like your heart has been hijacked. It's what happens when someone consumes your thoughts. It's that rush of adrenaline and dopamine that makes a person feel like they're flying. The same chemicals firing in the brain that cocaine activates. Researchers have found that physiologically, the body can keep up that intensity for only 6 to 9 months. If that's all that's going on between you, eventually the high wears off and the passion is gone and you realize that there wasn't much more to the relationship. Grabe, no? Kung spark lang hinahanap natin, 9 months lang nawawala na yan. Now, sabi niyo, then, there's a substance kind of love. Substance includes the character and integrity and qualities that you admire in this person. Substance involves shared values, what you have in common. Substance is when you realize this is my best friend. Spark comes and goes, but substance is always there. Substance endures. Then, sabi niya, ano yung pangatlong klase? There's the sacrifice kind of love. Sacrifice is when it costs you something to love this person and it's a price you gladly pay. When spark and substance come together, the result is electric. People talk about falling in love with their soulmate. But if it's going to endure, if the love is going to last and you're going to create a life together, there will inevitably be times when you have to make
sacrifices. Ano yung papakita ko po yung isang dish pa po na ginawa ni Nadir? It's called mahamri. And mahamri is Swahili donuts. Naalala niya po dito yung tatay niya. Kinikwento niya yung isang beses na nakita niya yung tatay niya bilang tao. Can we have the video of mahamri? Exactly where I stood with my dad. Once late at night, I'd wake up to use the toilet and slump past the living room and peek through the narrow gap in the door. My dad was watching Pursuit of Happiness and a scene where a hopeless father was cradling his son in the face of insurmountable odds. My dad was crying alone in the room and I didn't want to move because I didn't want to disturb the room. The man before me was not a sage-like father, but a boy much like myself, a boy who got older and eventually had a boy of his own, and he tried his best to take up this bizarre role as a father so that his boy would have something mythical and infinitely important growing up, a shield that protected him from all dangers of life. And as I grew and I started to pick up on the fragility of my immigrant father, who had to be his own parents, our relationship changed, and I finally saw him as someone who also needed a father, and I would quietly grow to a shield that protected him. My name is Nadir, and if you sit close enough, food tells you a story. Ano nangyari? Nakita niya nanunod ng Pursuit of Happiness yung tatay niya. Naalala natin yung scene na yon, si Will Smith. Tapos meron isang scene doon, yung hawak-hawak niya yung anak niya, nasa CR sila. Tapos yung paan niya nakapigil sa pinto, kinakatok sila, umiiyak na siya para lang makatulog yung anak niya. Nakita niya yung tatay niya umiiyak. Doon siya parang bigla siyang kinabahan, natakot siya. Kasi na-realize niya tao lang yung tatay niya. Isipin mo, no? Para mataguyod yung pamilya nila, yung tatay niya umalis sa comfort zone nila. Iniwan yung sarili niyang magulang para yung pamilya nila may pag-asa sa Britain. At doon, kahit wala siyang kaibigan, wala siyang naintindihan, linaban niya yung pamilya niya. Sa pamamaraan na alam niya. Mas madali umasa sa pamilya natin eh. Alam mo, yung magulang natin may magulang rin eh. Di ba? Mas madali umasa sa mga magulang ng magulang natin. Pero dyan mo makikita ang pagmamahal ng magulang. Tumayo, sinakripisyo yung comfort zone para lang mataguyod yung anak. Doon niya na-realize, sabi niya, tao pala tatay ko. You see, it was only when Nadir saw the sacrifice of Fuad that it changed his relationship. Love always involves sacrifice. That's why you know what you love, depending on number one, how much time you spend in something. Alam mong mahal mo siya kung binuhos mo yung buhay mo sa kanya. How much effort you spend in something, inubos mo yung lakas mo sa kanya. And, sabi nga nila eh, meod also means all that was added unto you. How much you spend on something. Talaga bang mahal natin? Talaga ba ang pagmamahal mapapakita lang ng rosas? Mapapakita lang ng regalo? Mapapakita lang ng mga bagay-bagay na to? O makikita natin siya sa panahon, lakas at binuhos natin para sa mga bagay na minahal natin? Ulitin ko, madali maghusga. Hintayin na lang natin pag may anak na tayo. Pag may anak na tayo, tingnan natin kung mahuhusgahan pa natin ang magulang natin. Or, baka tulad nito, kaya tayo binibigyan ng isang araw sa taon para alalahanin ang mga tao na to. Nagkaroon tayo ng Mother's Day last month para magpasalamat. Ngayon naman po, may Father's Day tayo. Para balikan at isipin, paano ko ba napakita yung appreciation ko sa magulang ko? Paano ko napakita ang pasasalamat ko sa sakripisyo na ginawa nila? Ulitin ko, ang tatay, hindi gender. Papel po yan. Maraming tumayong tatay
na hindi lalaki. Naalala ko po, kaya kinakailangan po natin pag-usapan. Minahal tayo ng magulang natin sa kakayanan nila. Minsan, binibigyan tayo ng Diyos ang pagkakataon para ibalik yon. Hindi dahil naramdaman natin ang pagmamahal sa emosyon, ngunit napakita sa atin ang hugis ng kanilang puso. Napakita sa atin, and in the same way that Jesus was formed by the heart of Joseph, it ended up changing what our lives will be. You know, yun yung reason ba't ko pinapakita si Nadir. It was pain that made him come back to cooking. The pain of losing a father, pero alam niyo po ang magandang nangyari. When he started cooking, he discovered his why. Nahanap niya kung bakit. And the story comes in the form of biryani. So kanina, pinakita yung Indonesian samblet, yung mahamri. Now, let me show you Swahili biryani. Can you please have this last video? Hey, our house always full of people. I didn't understand why Dad gave his time to Zimmy. And then he has such little time left for me. But I see now, this full house was a gift. Every day there were people from different cultures. Some had no family, some brought laughter, some brought tears. And they all considered my home their home. At the center of all of this was my parents. It wasn't our house that was full, but it was our lives. Filled with the richness of conversation and joy that these guests brought with them. But without Dad, this energy changed. This magnetic pull to our house was weakening. How do I ensure this house is always ringing with laughter and love and conversation? How do I protect the warmth of these walls so it always feels like a home for those looking for one? My dad would say it starts with good food. My aunt Sultana made the best Swahili biryani. And there are some dishes you only cook to share. Sabi niya, hindi ko maintindihan, but yung tatay ko never nagkaroon ng panahon para sa akin? Akala niya magulo yung buhay. Kasi marami daw taong dumating, nagpasaya sa kanila, pero marami rin nagpaiyak. So akala niya nagsasayang ng oras yung tatay niya. Tapos na-realize nga niya, ang ginawa pala ng tatay niya, pinakita niya na ang bahay puno hindi dahil maraming ari-arian. Ang bahay puno, hindi dahil mayaman kayo. Pero ang bahay puno, dahil punong-puno siya ng pagmamahal para sa tao. Kaya sabi niya, yun pala yung rason ba't palagi nag-iimbita ng tao yung tatay ko. At nung namatay siya, napaisip siya, sino magpoprotekta nung itong environment na to? Kaya niya na-realize, ako pala. Kasi ako yung nakakaintindi ng tatay ko eh. Yung minahal ng tatay ko ended up becoming something that I love. So what does he do? Sabi niya, I realize there's food that you cook only when you're with other people. That's what tapas is. In the traditional sense, tapas is food for sharing. That's what pansit is. Pag magluto tayo ng pansit, never tayo nagluluto pang isang tao. Di ba ultimo yung barangay tanod binibigyan? There are things that we do that show us how much, what the shape of our parents' hearts are. For Joseph, it was that third way. Yung hinahanap niya yung solusyon na nagpakita kung ano ba yung pagpuso talaga ng Diyos. That's why we end up having to convert our feelings. Yun yung sinasabi ko. Last week, we began with the word commit. You will never understand what love is if you don't see it through. Kung hindi hanggang dulo. Kung yung love mo pang sandalian lang, di totoong love yan. Because God gave His only Son and made Him obedient even up to the point of death. You will never understand love and the love of God if we don't learn to connect. Because that's what God did. Yung kanyang anak, ginawa niyang tao, ginawang sanggol. Pinatira kasama ng mga tao.
para malaman kung anong pinagdadaanan ng tao. But finally, unless we learn how to convert the feelings into life, hindi natin maintindihan ang pagmamahal. Joseph showed what love is to Jesus. And that's the reason why Jesus was known as a builder. Trabaho ng tatay niya, kasama ang tao na minahal ng tatay niya. Kaya ultimo ang kanyang ministeryo para sa mga simpleng tao tulad ng tatay niya. You see, that's the shape of God's heart. We are all shaped by the love that God gave us. So we have to ask ourselves the question, ano ba itsura nun sa buhay natin? Anong itsura ng pagmamahal na pinakita sa atin ng Diyos? Anong itsura ng pagmamahal na pinasa sa atin ng ating mga tatay? What does that look like now? How does this make us stronger? How does this make us more loving? How does this make our hearts grow larger? Are the things that our fathers loved ended up becoming the things that we love? Did it grow into something much larger? Yung mga inaalagaan ba ng tatay natin, inalagaan natin, and then more? We have to understand, it is never enough to love God with just our thoughts. The only way we learn how to love God is if we also learn how to love people in the way that God loved us. Commit, connect, but convert as well. Tayo po lahat ay tumayo sa ating pagtatapos. Bago po tayo umalis, pagkatapos po natin manalangin, maghintay lang po tayo ng konti ang ating worship team, ang OHG, prepared a special number for our fathers. Ito ay isang beses sa isang taon para alalahanin natin ang mga tatay. Intindihin na sila rin po, tao rin po sila at minamahal tayo in a way that they can understand. Magpapasalamat tayo sa Diyos para sa ating mga tatay, para sa mga taong tumayo bilang tatay sa atin at sa mga nagtatatay-tatayan. Diba? Tayo po lahat ay dumulog sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon aming Ama sa taon na ito upang ipagdiriwang ang mga tatay. Papasalamat po kami kasi kahit minsan, Panginoon, hindi po namin masyado naiintindihan, hindi po namin masyado napapakita ang aming mga appreciation sa aming mga tatay. Panginoon, aming Ama, binibigyan niyo po kami ng mga pagkakataon tulad nito upang balikan at pagbulay-bulayan ang mga regalo na binigay po ninyo. Nagpapasalamat po kami sa aming mga tatay. Salamat po sa kanilang buhay na kahit, Panginoon, naging mahirap, nagbago ang kanilang mga buhay dahil po sa amin. Panginoon, binigyan niyo po sila ng lakas at pagmamahal para itaguyod po kami. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, aming Ama, sa mga tumayong tatay, tulad po ni Joseph, aming Ama, na aming Ama, kahit hindi niya kaano-ano si Jesus, tinuring po niyang anak. Minahal, pinasa ang kanyang pangalan sa kanya, at pinasa ang kanyang kaalaman at puso sa kanya. Salamat rin po, Panginoon, aming Ama, sa mga tumayong tatay sa buhay namin. Minsan, Panginoon, sila po yung mga nanay, mga lolo't lola, mga kapatid, minsan mga tito, tita, minsan, Panginoon, hindi man lang namin kakilala. Pero pinasan po kami para kami po'y magkaroon ng kinabukasan. Salamat po, Panginoon naming Ama. Pero Panginoon, higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo. Dahil kayo po ang aming banal na Ama, na siyang kasama namin kahit mag-isa kami sa buhay. Dahil aming Ama, kahit kailanman hindi po kayo nalayo sa amin, at inaalagaan niyo po kami tulad po ng pag-alaga ng isang tatay sa anak.
Kaya nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Nawa ho'y samahan niyo lang po ang bawat isa sa bawat selebrasyon o kung anuman ang handa na meron po para sa aming mga tatay. Kung kami po'y nalalayo naman po, Panginoon, sa mga tatay, o kaya, Panginoon, ay kami po'y wala na pong tatay, nagpapasalamat po kami na binigyan niyo pa rin po kami ng panahon kasama ng aming mga tatay. Ngunit, Panginoon, tulungan niyo lang po kami i-convert ang aming pagmamahal sa mga tatay at magsilbing tatay sa iba rin naman po. Dahil ganun pa man din ang pagmamahal na pinakita po ninyo sa amin, hindi po kayo nanatili sa langit, ngunit nagkatawang tao po kayo at namatay po sa krus para sa amin. Turuan nyo lang po kami i-convert rin po ang aming pagmamahal sa aming mga tatay at i-convert po siya sa pagmamahal para sa ibang tao. Salamat po, Panginoon. At sa aming paghiwa-hiwalay, samaan niyo lang po ang bawat isa. Sa lahat ng aming gagawin pa po, sa aming maeskwelahan, sa trabaho, bawat na ginagawa, Panginoon, samahan niyo lang po ang bawat isa na siyang makapagdala po kami ng isang mabuting gawain patungo ho sa langit. At sa aming pagbigay ng mga ikapo at ng handog ng pag-ibig, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon maipakita ang aming pagmamahal rin po sa inyo. Salamat po. At maingat lang pong binabalik lahat ng papuri at pagsamba sa iyong matamis sa pangalan kami nananalangin isang Diyos magpakailanman. Amen and amen. God bless po, and let's just give the Lord a round of applause for OHG.